Tuluyan ng natuldukan ang pagkwestiyon sa pagkapanalo ni Vice President Lenny Robredo matapos ibasura ng Korte Suprema na umuupo bilang Presidential Electoral Tribunal ang protestang inihain ni dating Senador Bongbong Marcos laban sa kanya kaugnay ng eleksyon 2016. Hinikayat ngayon ni Robredo ang lahat na isantabi muna ang mga hindi pagkakaintindihan at magkaisa sa gitna ng maraming pinagdaraanan ng ating bansa. May live report si Salima Refran. Salima! Makiatong pinagpapasalamat nga ni Vice President Lenny Robredo yung pagkakabasura sa election protest laban sa kanya. Panahon na raw para magkaisa. Pero panahon na rin nga ba para pag-usapan yung kanyang pagtakbo sa election 2022? Alas 6:30 ngayong gabi, humarap sa media si Vice President Lenny Robredo kasama ang kanyang mga abogado. Ayon kay Robredo, bagamat noon pa man, alam daw niyang siya talaga ang nanalo noong eleksyon 2016, ang pagkakabasura sa electoral protest laban sa kanya ay patunay na sa dulo ay nananaig ang katotohanan. Nagpasalamat siya sa mga miyembro ng PET para sa patas na desisyon. Naniwala tayo sa katotohanan ng ating pagkahalal, naniwala tayo sa proseso, naniwala tayo sa integridad ng mga mahistrado sa Presidential Electoral Tribunal. And we are very happy and grateful that this trust is affirmed. Mula namang umpisa kahit merong electoral protest, we have not allowed it to distract us from the more important work of serving our people. The affirmation that we received from the PET today will allow us to focus more on the more important work. Wala naman daw siyang mensahe para sa nakatunggaling si dating Senador Bongbong Marcos. Nagpapasalamat lang daw siya sa lahat na sa kabila raw ng paninira ay nanaigan tama at pinaniniwalaan pa rin siya. Hindi na rin daw niya alam kung may ilalala pa ang mga atake sa kanila dahil ngayon pa lang ay malala na raw ang mga ito. Sa tanong naman sa kanyang mga plano para sa eleksyon 2022, sinabi ni Robredo na ayaw daw muna niyang isipin ito. Gusto ko munang namnamin. Gusto ko na munang namnamin yung araw na ito. Almost 5 years din naming hinintay. Sa tindi ng epekto ng pandemya at hirap ng buhay ngayon, kasalanan raw na unahin ang politika. Pakiramdam ko parang kasalanan na politika na yung isipin ko. Na yung aking political plans ay yun yung uunahin at hindi yung pagsigurado na yung mga lubos na naghihirap ngayon, hindi namin maasikaso. So dadating yun, siguro pag nakabuelo na tayo sa vaccine, pag mas settled na lahat, mas may panahon na tayo para tutukan yung plano. Pero ngayon, mas maayos yata na yung pang-araw-araw na muna. Pero now that this issue has been definitely settled, ang hinihingi ko lang sa lahat, pati lalo na siguro sa supporters natin, is to put this rancor behind us. And let us move forward together. At Maki, tulad nga daw ng dati ay ipagpapatuloy lang daw ni Vice President Robredo ang kanyang ginagawa at mas pagbubutihin pa raw ito. At Maki. Salamat sa report mo, Salima Refran.